Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ngayong araw na ito ng Biyernes ay nag-iisip ko ano po ang mga magaganda na pwede natin gawin upang sa ganon tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at ang mga malas ay humawi na sa ating dadaanan or kaya yan po mga malas na yan ay mawala na sa buhay po natin. Sa loob ng ating tahanan, simulan po natin ang mga pampaswerteng ito mga bossing. Ngayong araw na ito mga bossing ko ay Biyernes, kaya huwag niyo pong kalimutan na gumawa ng pampaswerte kahit ng mga simple mga pamamaraan lamang. Kung kayo po naniniwala sa magatong mga pamamaraan ay mainam na, subukan niyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, isa sa mga nag-iisip ngayong araw na ito, kung ano po ang mga maganda na pwede natin gawin, ay ganito po muna mga bossing. Pagising po ninyo, magkapi-kapi ka muna. Pagkatapos ito mga bossing ko, ay buksan ang pintuan. Sabi niyo, pasok ang swerte, lumabas ang malas. Kung may mga bell po kayo mga bossing, patunugin niyo po yan. Kung wala kayong bell, ay mga barya mga bossing ko, magpalagpak po kayo ng barya mga bossing. Paulit-ulitin niyo po ang barya na patunugin mga bossing, kasi ang barya ay isa sa mga very power pool na pang-attract na swerte, lalo na sa pera. Ganon din po mga bossing ko, ang tunog ng barya mga bossing ko ay nagtataboy ng malas. Kaya itaboy po natin yan, yung mga purwisyong malas na yan sa buhay natin, ang mga sagabal sa ating pag-asenso. Ngayon po mga bossing, hawiin ang ating mga kortina, papasukin ang sinag ng araw. Pero kung naulan ngayong araw na ito, mamaya-maya po kumadag-in po sa inyo pong lugar at maya-maya po parang uulan na, ay hayaan nyo lamang po yan. Ang importante ay napapasok nyo ang hangin at ganoon din po ang sinag ng araw. Buksan niyo po ang inyong bintana. Kahit mga sandalian lamang mga bossing, mapapasok lamang ang sinag ng araw or kaya po ay ang hangin. Pagkatapos ito mga bossing, magtanggal po tayo ng mga tuyong dahon kasi yan po ay sumisimbolo ng kalungkutan, problema at yan po mga bossing ko ay hindi maganda ang iimbita po niyan. Instead na swerte ay malas po yan mga bossing. Alisin natin yung mga tuyong dahon ha. Ganoon din po mga bossing ko yung mga kalat sa ating pong pagbukas ng main door. Alisin natin yan kasi yan po ay sagabal din. Yan po ay sumisimbolo rin ng malas mga bossing. At pagkatapos kung kayo po ay meron pong Chinese incense or kaya po mga bossing ko ay meron kayong sage, magpausok po kayo. Pero ang pagpapausok po ng Chinese incense ay kapag po madag-im or kaya po inaambon ay hindi po kagandahan. Kaya sage na lamang po inyo pong pausukin. Pero kung wala kayong sage, pwede rin man po kahit isang dahon ng laurel tapos mag-wish ka ng taimtim tapos magpausok kayo dyan sa inyo pong main door upang maitaboy ang mga malas. Lalo-lalo na palapit na ng palapit ang ghost month po natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi yan naman po ay full moon. Sa August 22, full moon po yan at nataon pa ay ghost month. Basta kung ano-ano man po yung mga pagsubok na darating, yan po eh lagi nyo sasabihin sa isipan ninyo, i-mindset nyo na hindi kayo mamalasin. At puro swerte ang darating sa inyo at malapit nyo ng makamtan ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay. At pagkatapos, maglinis po tayo mga bossing ko ng ating, simula natin sa may main door, papasok hanggang sa kusina natin, dapat ang ating pong kalan ay hindi po madumi. Ganon din po yung nakahain sa ating hapagkainan, kailangan ikasaganahan ang mga nakahain po dyan. Maganda na maglagay ka ng bawang, ganon din po ang tsokolate, ganon din po ang oranges, or kaya itlog sa inyo pong hapagkainan para maging masagana ang pamumuhay po natin mga bossing. Pagkatapos ito mga bossing, pumunta na kayo sa inyong pong kwarto o sa inyong CR, kailangan malinis po yan. Lahat ng mga, yung ating bowl ng aridoro, kailangan laging may takip po yan. Kasi sinasabi nila na kung ikay suswertihin, sumusot din dyan. Kaya kumbaga, panandalian lamang ang swerte natin. Takloban nyo po yan. Kung wala kayong panaklob po yan, kumuha ka ng plywood, itakip nyo po dyan. Kailangan lagi po yan takip. At kailangan yung ating CR ay lagi nakasarado. Huwag nyo po yan i-open dahil marami po yung mga butas dyan, yung strainer, lababo, aridoro, na maaaring kapag isinuwerte, maraming papasukan ng mga swerte po ninyo na maaaring hihigupin din po. Kumbagay, panandalian lang at hindi nag-i-stay ang swerte. Ganon din po mga bossing sa loob ng ating pong silid. Kailangan ng ating silid ay laging malinis. Kapag kayo ay tumayo, bumangon po kayo pagkagising ninyo,
ipagpag nyo po kaagad dyan at tiklupin. Huwag nyo pong gagawin, mga bossing, na yan po ay kung ano po yung inyo pong inalsan, ayun din ang inyong dadatnan. Walang pagbabago magaganap na swerte sa ating pong buhay. Kaya kailangan kapag kayo itumayo, sabay pagpag ng mga unan at saka kumot, tiklop po kaagad, mga bossing. Pagkatapos, mga bossing ko, ay kayo po gawin nyo po ay maligo po kayo at ang ipaligo po ninyo ay may kapranggot na asin. Kung may mga herbal ka na pwedeng isama, mga bossing, kagaya po ng cinnamon stick, nutmeg, dahon ng laurel, rosemary, tanglad, or kaya po ay ito pong ating star anise, or kaya po yung itong ating clove. Basta kung ano, meron po kayo na mga pampaswerteng herbal, lagyan nyo nakapranggot po yan upang sa ganon ma-wash out ang mga kamalasan. At ngayong araw na ito ay huwag nyo kakalimutang magpasalamat at manalangin na humingi kayo ng gabay, magtapon ng mga kamalasan at i-claim na po natin ang swerte. Ayuda ng mga salitain ay mga magaganda. Simulan natin ngayong araw na ito ng Biyernes para tuloy-tuloy po ang pasok sa atin ng swerte, lalo-lalo na nga darating na August 22. Pero hindi natin makakamtan kung ano man sinasabing ghost month na yan dahil tayo po'y suswertihin at tayo may gabay ng mahal na Panginoon at tayo po'y masipag na tao at tayo po ay yung tipo na naniniwala sa mga ganito. Kasi kapag kayo naniniwala sa mga pampaswerte, yan po magkakaroon ka ng mabisang protection, hindi ka tanggap na tanggap ng mga kamalasan. Isa na ikaw ay malasin, mabilis tumakbo ang isipan, nasusolusyonan ka agad ang mga problema pinagdadaanan. Or kaya yung tipo na hindi mo alam kung paano nyo susolusyonan ang mga problema ninyo, ipagpasuggest nyo yan at humingi kayo ng tulong na mabago po ang takbo ng inyong pamumuhay, tas kalmado lang ang isipan. Huwag nyo i-pressure ang inyong pong isipan dahil once na yan po yung na-pressure, yan po mga bossing ko, maapektuhan ng inyong kalusugan, maaaring ma-stress pa kayo na hindi makakatulong sa atin, lalo na sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Kaya relax lang, mga bossing, kalmado lang, huwag kang mag-isip ng mga bagay na ikakapressure po ninyo, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan ngayong araw na ito ng Biyernes, asya, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo na po ito. Kaya po, mga bossing, salamat po.